So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So guys, nandito ako ngayon sa Duhat, Bukawe, Bulacan para sa isa namang bike check video guys. So nakakita ako ng napakagandang road bike dito guys, gawa ng Trinx, yung bagong model nila na Trinx Swift 2.0. Ayan, kasama ko nga pala si Cloi. Ayan o, isang rider from Duhat Bikers Club. So Cloi, bago tayo mag bike check, shoutout ko muna. Shoutout ko sa mga kaibigan ko sa Duhat Bikers Club. Ayun o, ayan yan. So, si Cloi yung may-ari ng Trinx na to, na ibabike check natin. Tanong muna natin, tanong lang muna natin. Cloi, bakit mo napili yung Trinx na Swift 2.0? Kasi dami namang road bike dyan, pero bakit yun? Ano po kasi, mura po kasi, then maganda na po yung quality and yung groupset po. Ayun o, so, yun ang dahilan bakit nga yung binili itong Trinx na to. Kaya tayo nagpunta rito guys, para i-bike check. So, para sa akin din, napakaganda nito. Ayan. So, wala nang intro-intro guys. Diretso tayo, ayun yung bike na ibabike check natin. Napakaganda guys oh. So ayan guys, ang ating ibabike check, ang Trinx Swift 2.0. Bago yung guys pala, ayun nga pala yung bike ko. Yan, oh, may bike check ako nyan guys. So nasa playlist ko lang, Avia AI880. Ayan, so finlex ko lang. Ayan, oh. Siyempre, dito tayo magfo-focus sa Trinx Swift 2.0. Sisimulan natin ang bike check siyempre sa kanyang frame. Ayan o, ang ganda ng kulay ng frame niya guys. Kulay gray. Matte gray to guys. Matte gray. Hindi yan science. Hindi yan matte. Gray yan o. Ayan o. At syempre, etong nakita kong ng seat post nito. Aero ang ating frame. Ayan, ang ganda nito guys. Kaya ako nasabing aero kasi may pa-curve dito. Yung gulong na yan. Ayan, so ganyan daw yung design ng aero frame. So ang size nga pala ng frame natin guys ay 48 cm. Ayan o, nakalagay din dito yan o, size 48 and made from 6061 alloy. Ang ganda nito guys, promise. Internal cabling tayo, isa, dalawa, saka tatlo. So lahat yan, ito yung RD, FD, then preno sa taas, naka internal dito. So kung dito pinasok yung dalawa, malamang yan, doon lumabas. Ito yung isa, yan nakikita nyo, at ito yung isa. So, ito yung FD, tapos ito yung RD, tapos dito sa taas, lumabas yung, ayan, itong, ayan, ayaw mag-focus ng camera natin, itong F, preno. At makikita natin guys, itong top tube, saka itong seat tube, medyo malayo siya. Ganyan naman talaga ang design ng karamihan sa road bike, lalong-lalo na sa mga aero frame. Ayan o. Pero hindi siya guys smooth welding. Marami kang makikita ang uod ng pagkakahinang dyan. Ayan. Pati na rin dito sa head tube. Marami kang makikita ang uod ng pagkakahinang. At dito naman sa may bottom bracket. Ayan. Ito ayan o. Kita niya ba guys? Medyo dumidilim ang ating camera. Hindi yan smooth welding. Ayan. Pero hindi mo masyadong mapapansin yan kapag lumayo ka na. Kasi matte black yung matte gray yung kulay ng ating frame oh. Ganda nito guys, promise. Pag kinapa mo naman tong Trinx, ayun ang kapal. Guys, ang kapal ng decals or pintura nung tatak na Trinx. Tapos sa ilalim, line lang na glossy. Ayan, na glossy line na gray. Hindi masyadong mabasa yung brand na Trinx, guys, kasi nagbe-blend siya doon sa kulay ng ating frame. Pero ang pinagkaiba lang nito, yung tatak na Trinx guys, glossy. Tapos yung pinaka ano niya, frame ay matte. At ito syempre, oh, mayroon ako nakita dito yung battle cage holder. Palagay ko nilagay lang to ng may-ari na si Cloi. Ayan. Nahingi siguro or na ano, yun, oh. Tweet kasi mayroon siyang
Twitter. Ayan. At syempre, made in Italy yan. Diba? Ang ganda. 5 years warranty. At syempre, dito sa top tube guys, may makikita tayong sweep 2.0. Nung papunta ako dito guys, ang akala ko sweep 1.0 kasi dati meron tayong drive 1.0. Meron na palang bagong labas na 2.0 na yan. Ganda na to. At dito sa seat tube niya guys, pa-rectangle to. Pero pag ganito ang rectangle niya, kadalasan nakikita natin sa seat tube, ang rectangle niya pag ganun. Diba? So kakaiba yung pagka-rectangle ng ating seat tube. Meron diyang sweep tapos neon green. Ayan, ganda. At may bend dito konti, oh. Kung makikita nyo, guys. May bend ng konti dito sa may palapit sa dropout. Para siguro yan sa cogs. Ayan, oh. At syempre, sa chainstay nya, guys. Sexy. Ito, oh. Sexy, oh. May banking dito. May banking, oh. Ganda nito, guys. At yung dropout natin, tingnan natin. Ayan, yung dropout, guys, napapalitan. Ayan, kasi nakapag-bycheck tayo dati. Yung dropout niya, hindi napapalitan. So, isasama natin yan sa mga susunod natin na bike check videos. Yung mga dropout na yan. At nandun yung stopper ng kable ng FD. Sa may bandang ilalim. Oh. Ayun. Kasi nga, nakatawag dito, nakatornilyo yung FD. Hindi ka pwedeng gumamit ng FD kapag ng club type kasi hindi naman ito pabilog. Ayan, oh. Ayan, guys. At dito tayo ngayon sa kanyang fork. Ang ganda, oh guys, oh. Neon green. Ayan, oh. Neon green, mayroon nakatatak na sweep. Ganun pa rin. Makakapamo to, guys, makapal. Pintura to. Ayan. Sabi sa akin, carbon lodi to. Itong fork, carbon lodi. So, kitang-kita mo to sa dilim. Kasi neon green na neon green to. Ang shape nito, guys, pa-triangle. So, aero din to. Ayan. Nakalimutan ko, guys, yung kanyang head tube. Yung head tube niya, guys, parang tapered to. Parang tapered para sa akin guys, parang tapered. Ayan oh, kita nyo oh. Ayan. Ang sukat nga pala ng head tube niya guys, sinukat ko ay 13 cm. Ayan, 13 cm 'yan. At meron doon oh, nakikita nyo guys. Meron siyang serial number. So karamihan ng Trinx frame may serial number na nakauka dito at merong sticker dito sa ilalim. Ayan oh. So 'yun ang kagandahan ng mga Trinx. So balik tayo dito sa fork. Ang ganda nito guys, promise oh, makaka-in love to. At palagay ko sealed bearing guys ang ating headset. Palagay ko sealed bearing to guys. Ayan oh. Eh hindi natin makita na masyado kasi ang ganda ng pagkakalapat niya oh. Ang ganda oh ng pagkakalapat niya. Ayan. At dito tayo ngayon sa hubs. Yung hubs niya guys. Aha. Tingnan natin kung may tatak. Ayun, ang tatak niya ay Solon. Ayan, Hubstone ni Solon Husak. Ayan, ang ganda ng pagkakagawa ng spokes niya guys, dire-diretso. Hindi siya nag-cross. Diretso lang siya. Ang diba? Bilangin natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa. Tama ba? 2, 4, 6, 8, 10. Hindi, 10 lang pala. 20 holes. Ang ating alloy na may tatak na Solon ng bearing niya guys, sealed bearing to. Ayun ang cup niya, oh, alloy. Seal bearing yan guys. Tapos naka quick release tayo. Kung hindi ako nagkakamali guys, stainless ang ating spokes. Tapos ang double wall alloy rim natin ay may tatak na Trinx sticker to guys. Ayan. Na mayroong dito yan. Naka V-brake siya. V-brake yata to. Ah hindi, rim brake pala. Naka rim brake tayo. Kung hindi ako nagkakamali guys, ito ay nasa 40 mm aero rim. Ayan, aero rim, no, di ba? At ang gulong natin ay CST scissor na ang sukat, nakita ko na guys yung sukat kanina. Ayun, 700. Ayaw mo lumiwanag ng ating camera. 700 by 25C. Ayan, pangarerang-pangarera to, guys. Promise, ang ganda nito. At sa kabila, ganun pa rin. Tingnan natin, ikot natin ang ating hub sa likod or silipin na lang natin kung ang tatak nito ay Solon din. Ayun guys, Solon Husak din ang ating hubs alloy lodi sa likod na naka quick release din yan. At ito guys, dito sa likod naka cross. Naka cross ang spokes niya. Ayan, stainless spokes 2, 4,
6, 8, 10, 12. So 24 holes din ang ating hubs alloy sa likod. At ang ating rims ay double wall alloy na may tatak na sweep. Ayan, nakikita natin. Sweep. Sweep. 40 millimeter ang lapad na naka-rim brake. At gulong na CST scissor na ang sukat ay 700 by 25C. Kita pa ba? Ayan, 25C. At dito tayo, guys. Pakinggan natin yung tunog ng ating hubs. Ayan, nawawala na naman sa focus ang camera natin. Ayan, so hindi naman siya maingay. Tunog may kaya. Ayan, sabi nga nila, tunog may kaya ang ating hubs. Ang kaset natin, ang tatak, guys, ay sugek. Yun o, kitang-kita ba? Nakikita nyo ba? Sugek ang ating cogs. 11 teeth ang pinakamaliit at 32 teeth ang pinakamalaki. Bilangin natin ang speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 speed. Hindi ka mabibitin dito, guys. Lalo-lalo na pag sa road bike. Ayan o, ganda nito, guys. At ang ating RD. Uy, pang malakasan. Shimano 105 ang ating RD long cage. Ay hindi, short cage to. Malagay ko short cage to, guys. Ayan, tapos naka-oversize ang ating pulley, made of plastic, etong tension pulley. At yung guide pulley niya, guys, made of plastic pa rin. Oversize din yan. Ang ganda nito, guys, Shimano 105. Magkakaroon tayo niyang balang araw. Ay, yung ano, yung kable niya, guys, so internal din. Dito sa RD niya, ang ganda, oh. Ito, oh, kita niyo ba? Na, yun, oh, ayaw. Paano ba? Ayaw mag-focus ng ating camera. Ayan, dito dumaan sa chainstay. Oh, wala, oh. Ang ganda nito, promise, guys. At dito tayo ngayon sa crankset. Ayan, so yung crankset niya ay all alloy, Pro Wheel Victor. Ayan, alloy to, 170mm ang haba ng crank arm. Hollow tech. So may lagusan yan. Ay, wala pala. Walang lagusan. Dead end. So pasukan lang yan. Ayan, oh. Alloy, lodi. Tapos, 5 yung chain bolt niya. Sa kadalasan sa mga road bike, 5 talaga. Sa mountain bike, 4 lang. Ayan. At ang chain ring niya ay 2. 50 teeth yung pinakamalaki. 34 teeth yung pinakamaliit. 110 BCD. Ayan, oh. Gawa yan syempre ng Pro Wheel. At ito, guys, pinalitan na niya yung kanyang pedal ng Shimano Klets ba o Klets? Ayan, nahihirapan tayong i-pronounce yun, eh. Ano to? FDR 540 yung kanyang pedal. Uy, silvering to, guys. Ah, nakalimutan ko yung kadena, guys. Yung kadena niya, X11. Yun lang, KMC. X11 KMC. Ayan, ganda nito, guys, promise. At ang FD niya, syempre, nawala sa focus, may dumang chicks. Ayan. Ay, 105, Shimano 105. Ayan, kagaya na sinabi ko sa inyo, guys, kanina, detornilyo siya rito. Sabi ko nga kanina, pwede pa siyang gawin 52. Kasi na-adjust pa to pataas, oh. Ayan, so pag naka-52 ka na nun, haharurot ka na nun, tapos samahan mo pa rito ng 10 speed o kaya 9 speed. 9 teeth pala o kaya 10 teeth. Wow, ang bilis nun. At ito, guys, so ngayon lang ako nakakita ng ganitong seat clamp. Ayan. So ito yung siguro nagka-clamp dito sa frame. Ito natatanggal din siguro to. Tapos ito may tornilyo. Ayan, hindi ko alam para saan to, pero ito alam ko clamp, pang clamp to siguro, pang ano to, pang lock lang to. Ayan. At ang kanyang seat post ay made of alloy pa rin. 300 mm ang haba niyan, guys. Ayan, 300 mm aero seat post. Tapos, guys, dalawa yung tornilyuhan niya dito. Nakikita niyo ba? Yung ibang nakikita ko dito, pwedeng kamayin. Pero ito mukhang 8 yata sukat nito. So hindi mo siya makakamay. At ito yung isang tornilyo. Ayan. So Allen wrench naman ang gamit mo rito. Ganda nito, guys. At ang upuan niya ay Trinx sweep. So ang haba nito, guys, oh. Ayan, ang haba talaga, promise. Haba. Tapos ang upuan niya, medyo makitid lang to.
Tapos may kanal dyan. So dito dadaan yung ihi mo pag naihi ka na. Kasi may iwan ka ng kasama mo pag umihi ka pa. At wala siyang hiwa rito, guys. Yan o. Pero dadaan ang utot mo pa rin dyan kasi may kanal. Sisingaw at sisingaw dyan yan. At dito tayo ngayon sa drop bar niya. So yung drop bar niya, guys, sinukat ko 400 millimeter. Etong kanyang drop bar. Made from aluminum alloy pa rin yan, Lodi. At aero pa rin ang ating drop bar. At ang stem niya, guys, ay aluminum alloy pa rin. 100 millimeter. Ayan. At may spacer tayo na bilangin natin spacer. Isang 5. Dalawang 5 millimeter. Dalawang 10 millimeter. So, ibinaba niya. Iyon yung kanyang stem. Ayan, no? So, pag ganyan kasi marami kang option kung gaano kataas yung stem mo. Tapos, yung kanyang dust cover, alloy din. Ayan, alloy. Medyo flat lang siya. Kaya medyo bumaba siya. At ang kanyang STI, guys. Ayan, hindi yan yung eskwelahan, ha. STI niya, kasi Shimano tayo, ay 105. Mukhang lumalabo camera natin. Against the light tayo. Ayaw lumiwanag. Ayan, Shimano 105. So, STI tayo. Ang ganda nito. At internal. Kita nyo naman, guys. Internal cabling. Ang ganda ng pagkakaayos ng kable. At ito yung, ano to, barrel adjuster yata to, guys. Ito, barrel adjuster. At ito, nagpapamahal dan. De joke lang, guys. Jaguar. Na meron ditong frame protector na rubber. Ito yun, guys, oh. Oh, ganda, oh. At ang preno niya ay Tektro. Yan, nagkaroon din ako ng road bike way back 2017-2018. Tektro din ang preno niya. Aluminum alloy din to, guys. Aluminum alloy din yan. Siyempre, sa kabila, ganun din. Tektro na aluminum alloy na V-brake ba tawag dito? Ayan. V-brake. Ayan, oh. So, palagay ko, guys, wala na ako nakalimutan. Ang ganda nito, guys. Promise. Sarap mangarap, oh. So, ayan, guys, ang ating bike check video ng Trinx Sweep 2.0. Napakaganda nito, guys. Ayan. Siyempre, unang-una bago tayo magpaalam. Ayan. Maraming salamat nga pala kay Cloi. Ayan, para sa kanya, pinayagan niya tayong i-bike check yung kanyang Trinx Sweep 2.0. Pero bago yan, guys, alamin muna natin yung price. Sir Cloi, magkano bili mo nga pala dito? 38,000 po, and then from Santa Maria, Bulacan. Ayun, 38,000 daw, guys, sa Santa Maria, Bulacan. So, panalo to, guys. Naka 105 na group set. Ayan, shoutout din nga pala kay Sir Aries ng Duhat Bikers Club. So, thank you dahil nakapunta ako dito at na-bike check ko itong Trinx Sweep 2.0. So hanggang dito na lang, guys, ang ating bike check videos. Huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment na rin kayo, guys, kung anong masasabi nyo dito. Pero ako masasabi, guys, sulit na sulit ang 38,000 mo rito. Wala ka nang papalitan. 20 na lang ang papalitan mo rito. Ayan. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo, guys, sa susunod natin na bike check videos. So road to 5,000 na tayo, guys. So hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat. Bye-bye. Ang ganda nito, guys. Promise, oh.